kaya. Kaya ito, itong stainless at saka itong nut na bakal. So pwede pala, basta gamitan natin ng blue rod or coated bronze rod. Tutulong tayo ngayon guys nitong mga co-technician ko na ibang lahi, Indian, Nepali at saka Pakistan. So ito yung problema nila, itong plug pole na bilog dito sa taas ng pole. So na loose thread, so hindi na may kabit dyan, oh. Remove that one. So ngayon tinawag nila ako, papawelding daw. Ako naman, hindi naman ako ganun ka-expert sa electric arc welding. So, pag hinangin to guys, gamit yung ano, acetylene or oxygen acetylene, kaya ko to dahil medyo meron tayong experience. So, subukan natin. Anasyo. This one has a tiny sawa sawa tight. Ada pole. So, prepare na natin guys para mahina na natin. So, ito yung gagamitin natin, bronze rod. Tapos meron din tayong blue rod or coated bronze rod. So, maganda kasi gamitin yung blue rod. Hindi tayo mahirapan magpadikit. Last one is today. Reverse. I need to this one. Okay. Gumaw. Kira. Straight away. Sida dito pala ay say. Sida na yun, no? Hindi yan na. Ito sila pala. So yeah, gitu. Yeah. No, tarik saya. This one. I need this one. Ada mafia same guys. Tanya. Tarik saya. Keras? Keras, coffee. Yang di sini ni. Minar mo? Nakalikan mo ba yung sana miya miya? Mungkin barara. Kukus yung. Salas. Happy malam. Sir. Sakir. Lighter. Kulo sila ta sakir. Ay, kulo. Para na? Ay, kulo. So yan, nahinang na natin. So yan mapi yung strip, hinang natin, oh. So okay siya gamitin guys, yung paghinang ng stainless at saka bakal. So gamitan ko lang siya ng blue rod or coated bronze rod. So mabilis ipadikit din sa part kung saan natin portion na hinangin. Ayan, okay na. Tibay na yan. Dahil hininang natin yung nut. Okay.
So pag ganitong stainless at saka bakal guys, gamitan nyo lang ng bronze rod. Pero pag mayroong ganitong special rod na blue rod or coated bronze rod, mas maganda siyang gamitin. Dahil nakaano na kasi siya, nakakoat na sa bronze rod yung plaques. Okay, so ito, na-assemble ko na para may balik na nila dun mamaya-maya. Okay.